kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Kanino ito ipinangalan? Saan ito nanggaling? Ano ang naganap dito? Ito ang literal na Kwentong Bayan GPS Podcast. GPS Podcast. Pagpapatuloy po ng GPS Podcast Headlines, may 300 kabahayan ang natabunan ng lupa sa isang subdivision sa lungsod ng Antipolo. Ang buong detalye sa report. Alas 7:30 ng gabi ng August 3, 1999, sa kasagsagan ng malakas sa buhos ng ulan, gumuho ang isang bahagi ng lupa sa Cherry Hill Subdivision sa Barangay San Luis, lungsod ng Antipolo. Lumambot ang isang bahagi ng lupa kaya naman natabunan nito ang nasa mahigit 300 mga kabahayan. Umabot ng ilang linggo ang naging search and retrieval operation dahil nagkakulangan sa equipment at pahirapan rin ang pag-recover dahil sa mga bumagsak na mga debris. Nasa 60 katao ang naitalang mga nasawi sa trahedyang ito. Meron nga bang naging pananagutan ang developer ng Cherry Hill Subdivision sa nangyaring trahedya noong 1999? Alamin ang naging takbo ng kaso sa report. Nagsampa ng kaso sa Antipolo Regional Trial Court ang mga residente ng Cherry Hill Subdivision laban sa developer nito na Philippine-Japan Solidarity Corporation o PhilJAS dahil sa kapabayan nito at kabiguang makumpleto ang development sa subdivision. Ayon sa PhilJAS, wala dapat silang magiging pananagutan dahil natural calamity lang daw ang nangyari. Sa naging investigasyon ng Senado, nakitaan rin ng kapabayaan ang developer at ilang mga sangkot na ahensya na hindi nagpatupad ng mga rules kaugnay ng pagpapatayo ng mga kabahayan. Kaya naman dawit sa naging report ng Senado ang Housing and Land Use Regulatory Board, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Antipolo at ang developer na PhilJAS dahil sa naging pinsala. December 1999, inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa 5 opisyal ng Housing at Environmental Office dahil sa gross neglect of duty kaugnay ng nangyaring trahedya. Pinasususpindi rin ng Ombudsman ang 13 pang opisyal ng Housing, Environment Office at Antipolo LGU. Samantala, ibinasura ng Antipolo City Prosecutor's Office ang kaso laban sa PhilJAS dahil di umano sa kakulangan ng ebidensya. Kaya naman inilapit nila ang kaso sa Department of Justice. August 2002, ipinag-utos ng Noy Justice Secretary Hernando Perez ang pagsampa ng kaso laban sa PhilJAS. Naghain naman ng not guilty plea noong April 2004 ang mga opisyal ng PhilJAS para sa kasong reckless imprudence. Muling naghain ng not guilty plea ang isa sa mga opisyal ng PhilJAS na si Tirso Santillan noong June 2009 para rin sa parehong kaso sa Branch 74 ng Antipolo RTC. Naglabas naman ng arrest warrant si Judge Mary Josephine Lazaro laban sa may-ari ng PhilJAS na si Hiroshi Ogawa at isa sa mga opisyal nito na si Eliezer Rodriguez. Kasalukuyan pa rin pinaghahanap ng batas sina Ogawa at Rodriguez. Ang lokasyon ng Cherry Hill Subdivision sa Antipolo ay matatagpuan malapit mismo sa kabundukan ng Sierra Madre. Ayon sa naging pagsisiyasat ng Mines and Geosciences Bureau kaugnay ng nangyaring trahedya, ang lupang kinatitirikan ng subdivision ay hindi angkop na pagtayuan ng mga kabahayan. At dito po nagtatapos ang espesyal na pagtatanghal ng GPS Podcast ngayong buwan ng Hulyo. Marami pong salamat mga kapodcast, ito po si Mans at ito ang GPS Podcast Headlines. Ito ang GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.